Тілі телепом, кричить ночная птичка. Друзі побралися в дім, тим, кого не стичка. Siguraduhin napanood niyo muna ang part 1 ng kwentong ito upang lubos niyo na ma-enjoy. Nagpaalam nga kami sa lola ko noon at pati sa agaw ko. Ngunit gustong sumama ni agaw sa amin ni lolo at gusto niyang makita din ang lungga ng alaga naming sigbi na si Paspas. Agaw, sasama ako! Lo, sasama po ako sa inyo! Paalam ni Agaw. O sige apo, at huwag ka munang lumapit kay Paspas. Dito ka lang sa tabi ko, huwag sa tabi ni Dodong. Paalala ni Lolo kay Agaw. Nilakad na namin ang daan papuntang lungga ni Paspas at tulad ng dati, ang kasagingan ni Lolo ang aming madadaanan at ang mga nakapaiikot na noon ay maliliit pa na punong kahoy ay ngayon ay malalaki na at matitibay. Habang nasa pasukan na kami sa lungga ni Paspas, nakalimutan ni Lolo ang dalawang bakal para patunugin niya at para lumapit si Paspas sa amin. Apo, tawagin mo si Paspas. Nakalimutan ko ang dalawang bakal na pantawag ko kay Paspas. Utos ni Lolo. Tinawag ko si Paspas noon at pagkatapos ko tawagin, narinig ko na naman ang matinis niyang tinig at naramdaman ng malakas na hangin na papunta sa amin. Galit na galit si Paspas nung nakalapit na siya sa amin at nanilisik ang mga mata niya nang makita niya ang aking agaw. Lumabas ang berding likido sa bibig ni Paspas at yun ay lason. Ngunit pinigilan ko siya bago niya ito maidura sa agaw ko. Nahawakan kasi ni agaw ang kwintas ko kaya ganoon na lang ang galit niya sa aking agaw. Akala kasi ni Paspas ay nasa kapahamakan ako. Pinakalma at kinausap ni Lolo si Paspas noon at tinanong niya ang mga bagay na binigay niya sa akin noon ngunit hindi ito kumibo kay Lolo. Nung nilapitan ko ang mga batong inupuan ko doon sa lungga ni Paspas, wala na doon ang makintab, mabigat at kumikinang na bagay. Ako naman ang nagtanong kay Paspas noon. Lumiliwanag ang kwintas ni Paspas na nasa noon niya. Kaya naman pala, hindi ko napapansin ang kwintas niya noon dahil nasa ilalim pala ng balat niya, nilagay ni Lolo ang kwintas. Umikot si Paspas at tinungo niya kung saan niya tinago ang bagay na binigay niya sa akin. Nilapitan namin ni Lolo at Agaw at nagulat si Lolo at Agaw sa kanilang nakita. Agaw, yan yung... Gulat na sabi ni Agaw. Apo, ang mga yan ay katulad sa bahay ni Hirayo at makikintab na kumikinang. Ang dami yan, apo. Sa tatlong taong kong hindi nakabalik sa kubo nila Lolo noon, sobrang dami ang nadagdag sa bagay na binigay ni Paspas sa akin. Hindi ko pa alam ang bagay na yun dahil sa bawat pagbibigay ng pagkain ko kay Paspas, ganun din pala yung palit niya sa akin. Sa isang bagay na kumikinang at mabibigat. Nung araw na yon, sakalang nakita ni Lolo at ni Agaw, sinabi sa akin ni Lolo kung paano ko tatanggapin at makukuha yon. Tumanggi ako at sinabing, Lo, hayaan na lang muna natin yan sa pangangalagan ni Paspas. Hindi ko pa alam ang gagawin ko. Pakiusapan niyo muna si Hirayo na itago muna mga bagay na yan. Pumayag naman si Lolo ko noon sa aking kagustuhan. Iniwan namin sa pangangalagan ni Paspas at pagbabantay ni Hirayo ang mga bagay na yun. Ngunit binigyan ako ng taon ni Lolo para makuha ko ang mga bagay na yun. Apo, kapag nasa 25 ka na, maaari mo na makuha ang mga bagay na yan.
pagbibilinan ko si Hirayo at Paspas. Basta po, ingatan mo ang kwintas mo at yan lamang ang tanging may iwan ko sa'yo para masubaybayan ka ni Paspas. Bili ni Lolo. Lo, isang dekada ko pa pwedeng makita ulit ang mga bagay na yan. Laging si Agaw at ikaw lang ang may alam nito. Apo, hihingi ako ng tulong ni Hirayo para proteksyonan sa mga bagay na yan. Hindi basa-basa makukuha yan na kahit sino man dahil na din sa pagbabantay ni Paspas dyan. Hinawakan ko ang noon ni Paspas at ang kwintas na bakal na nakabaon dito. Doon ko rin napansin ang unti-unting paglaki ni Paspas at ang pagliksi ng kanyang mga kilos. Napakalakas na tinig ang binitawan niya at masakit ito sa tenga. Ramdam nila Lolo at Agaw yun, kaya nagpaalam na sila at lumabas muna. Naiwan ako sa lungga ni Paspas na nasa ilalim ng lupa. Napapalibutan ito ng malalaking kahoy at madamong lupa. Paspas, hayaan ko muna sa iyo ang pangangalaga ng mga bagay na yan. Hindi ko pa matatanggap yan sa ngayon at ganun din si Lolo. Hindi rin magtatagal ang pagbabakasyon ko dito kila Lolo at Lola. Pupunta na kasi ako sa Manila. Doon ako mag-aaral at titira. Ikaw nang bahala kila Lolo at Lola. Matagal pa ako ulit makakabalik dito. 10 taon mula ngayon. Sabi ko kay Paspas. Nagliwanag ang noon ni Paspas noon sa ilalim ng lupa. Nakita ko pa makinang sa bagay na binigay ni Paspas sa akin noon. Nagliwanag ang mukha ko, pati ang aking kwintas. Hinawakan ko si Paspas sa kanyang mukha at tiningnan ko ang matapang niyang mata at makinis na kulay brown na balat. Nagpaalam na ako sa kanya dahil iniintay na ako nila Lolo at Agaw sa labas ng lungga. Paspas, uuwi na ako sa kubo nila Lolo. Kukuha ako ng paborito mong bulaklak. Babalik ako mamayang 6:00. Bumalik si Paspas kung saan siya nagukubli sa kanyang lungga na hindi madaling mapansin dahil sa mga balat niya. Pauwi na kami sa kubo noon at tamang-tamang magtatanghalian na. Habang naglalakad kami pauwi, nagsalita muli si Lolo. Apo, mamayang 3:00 PM, pupuntahan ko ang puno kung saan ko makakausap sa Hirayo at ibibili natin sa kanya ang mga bagay na bigay ni Paspas. Sige Pulo, kayo na po ang bahala. Lolo, sasama ako! Sabi ni Agaw. Hindi ka pwede makita ni Hirayo. Samahan mo na lang mamaya na kumuha ng bulaklak si Dodong para kay Paspas. Papiksi na sabi ni Lolo kay pinsan. Sinamahan ako ni Agaw sa kabilang bundok para sa mga bulaklak ng halaman at gulay na paboritong kainin ni Paspas. Nilakad namin ni Agaw ang mapuno at magubat na lugar hanggang nakarating na kami sa mga halamanan at gulayan. Habang ako at ang Agaw ko ay nangunguha ng mga bulaklak, biglang humarap sa amin ang 6 na masasamang engkanto. Pilit nila kaming sinasama sa kanilang lugar. Dumapit si Agaw sa akin at malakas ang paglalangis ng kwintas ko at nagliliwanag ito. Noong akmang hahawakan na kami ng mga masasamang engkanto, naramdaman namin ang paglakas ng hangin at narinig ko na naman ang matinis na tinig ni Paspas. Napatakip sa tenga nila ang mga engkanto at nakita ko si Paspas. Agaw! Si Paspas dumating! Sigaw ng Agaw ko. Lumating si Paspas, paikot-ikot sa mga masasamang engkanto na nakaharap sa amin. Naramdaman kong kakaibang lakas sa katawang ko at yung paglalangi sa aking kwintas. Agaw, humawa ka sa kamay ko. Dali, sumakay tayo kay Paspas. Pasigaw kong sabi sa aking Agaw. Humawak si Agaw sa kamay ko at lumaki nga si Paspas. Nagpakawala ito ng matinis na tinig na kahit yung engkanto ay nahihilo sa lakas ng tunog. Nakaliyo kami sa mga engkanto na kaharap namin at dinala kami ni Paspas sa tuktok ng isang malaking punong kahoy. Namangha kami sa kagandahan ng Agusan River at ng mga punong malalaki.
Sa isipan ko sa araw na yun, sana kasama ko si Lolo sa tuktok ng punong malaki para makita niya ang kagandahan ng Agusan del Norte. Mag-aalas sa isa ng hapon yun. Habang nasa malaking sanga si Agaw, ako naman ay nasa tabi ni Paspas. Napansin kong bilugan ang buwan at naglalangis ang kwintas ko. Tinawag ko si Agaw para lumapit sa amin ni Paspas. Malakas ang paglalangis nito. Narinig ko ang mga tinig ng wakwak. Paspas, may mga wakwak sa baba natin. Sabi ko. Lumingon si Paspas sa akin at tumayo. Unting-unting lumiliit si Paspas. Agaw, kakaiba si Paspas. Kaya niya magpalaki at magpaliit. Gulat na sabi ni Agaw. Ngayon ko lang din niya napansin, Gaw. Kahit si Lolo, nagulat din sa pagbabago ni Paspas ng anyo. Sa baba ng punong kahoy na malaki, nakikipaglaban si Paspas sa mga wakwak. May 10 wakwak sa baba at may umakyat na 3 papunta sa amin ni Agaw. Napansin ko ang pagkakawangis ng wakwak sa paniking malalaki. Ang pagkakaiba lang ay may paa ang mga wakwak. Dahil may nakaharap din kaming wakwak sa taas ng puno, pinakuha ko ng matibay na sanga si Agaw para pamproteksyon niya sa kanyang sarili. Ako naman ay ginamit ko ang kwintas at pinipilit kong umilaw para masilawan ang mata ng wakwak at nangyari nga yun. Sa tulong ng langis sa kwintas ko at pagliliwanag ko, nalaglag ang mga wakwak na nakaharap namin. Tinawag ko na si Paspas para bumalik na kami at dali-daling bumalik si Paspas. Sa ibabaw kami dumaan nang patalon-talon sa mga malalaking punong kahoy pabalik dun sa kubo. Pagdating namin sa kubo, naabutan namin si Lolo at si Lola na hinahanap na kami. Saan kayo galing nga po? Kanina pa namin kayo hinahanap at hinihintay. Tanong ni Lolo sa amin. Lo, La, galing kami ng bukid para kumuha ng pagkain ni Paspas. Kaso biglang may dumating na mga masasamang engkanto. Buti na lang dumating nga tong si Paspas. Lo, ang ganda pala ng tanawin ng Agusan kapag nasa tuktukan ng punong kahoy. Doon kami dinala ni Paspas. Sagot ko. Tsaka Lo, nakaaway namin yung wakwak. Nakita kong umiilaw si Agaw. Unang pagkakataon kong makita siyang umiilaw. Sabi ni Agaw kay Lolo. O siya, huwag mong ipagsasabihan sa iba, Gilbert. Sa nakita mo sa Agaw mo, tayo na sa loob at may pag-uusapan tayo, apo. Bili ni Lolo. Pumasok kami sa loob ng kubo at nasabi ni Lolo sa akin ang napag-usapan nila ni Hirayo. Apo, pumayag si Hirayo na siya muna magbabantay sa mga bagay na binigay sa iyo ni Paspas. Sa pagbabalik mo dito, ibibigay na nila sa iyo yun, apo. At sa tulong na din ni Paspas, may itatago na maayos yan. Sige pulo, salamat po. Pakisabi din po kay Hirayo. At saka nga pala po, may binigay si Hirayo sa iyo. O eto, itago mo yan. At kahit saan ka man daw naroon, may proteksyon ka mula sa mabubuting engkanto o engkantao. Dahil sa ibang bansa daw, nandun din yung mga katulad nila Hirayo na naging tao. Kahit sa pagpunta mo sa Manila, apo, nandun yung mga engkantao. Sabi ni Hirayo, kapag nakasuot sa'yo yan, malalaman mong engkanto o engkantao ang kaharap mo sa pamamagitan ng pag-iiba ng anyo nito sa iyong paningin. Alagaan mo yan na po. Itago mo mabuti kapag hindi mo suot yan. Sabi ni Lolo. O Pulo, salamat po. Nang gabing yun, niyaya na kami maghapunan ni Lola. Dahil kinabukasan, babiyahe na ako papuntang Manila. Tara na mga apo, nakahanda na yung hapunan natin. Tara na sa kusina. Yaya ni Lola. Sige pula, puntaan ko muna si Paspas at pababalikin ko sa Lunggania. Sabi ko. Agaw, bilisan mo,
at kakain na tayo. Una na ako sa kusina, sabi ni Gilbert. Apo, hindi ko napansin si Paspas kanina. Baka bumalik na yung salungga niya, sabi ni Lolo. Lo, paharap din natin kanina si Paspas. Hindi mo lang po napansin kasi lumiliit siya. Yan po yung bagong kakayahan ni Paspas ngayon, Lo. Lumalaki at lumiliit. Pagbibida ko. Ah, ganun ba? O siya, bilisan mo. At maghahapon na tayo. Impressed na sabi ni Lolo. Sa gabing yun, pinuntahan ko si Paspas at pinabalik ko siya sa kanyang lungga. Paspas, bukas na kita pupuntahan sa lungga mo bago ko umalis, sabi ko sa kanya. Noong taong 2005, umiyahe ako papuntang Manila para makapag-aral ng kolehiyo. Kailangan kong puntahan ng universidad na nag-alok sa akin ng scholarship, kaya napadpad ako sa Kamaynilaan, doon sa Quiapo. Nakapasa naman ako at nakapag-aral ako na kalahati lang ang bayad. Aral-trabaho ang aking ginawa, dahil ako lang at sarili ko lang ang tanging kakampi ko noon. Sa Quiapo, kung saan malapit ang universidad na pinapasukan ko, dito ko nakakasalamuha ang iba't ibang klaseng tao at ang iba ay nagpapanggap na tao. Araw yun ng Linggo, nasa labas lang ako ng simbahan dahil maraming tao at siksikan pa. Nananatili akong nakikinig at nakatayo sa labas ng simbahan habang nagbimisa ang pare. Sa hindi kalayuan sa kinatatayuan ko, lumapit ang isang matandang babae at inalok ako ng mga daladala niyang sari-saring kwintas, pulseras at may iba't ibang rosaryo pa. Iho, bili ka nito. Bumili ka ng kwintas panlaban sa masasamang tao dito sa Maynila, alok niya sa akin. Ah, wala po akong pera. Tama lang po ito sa pang-araw-araw ko. Sige na, kahit isa lang, pagpupumilit ng matanda sa akin. Dahil sa pagpupumilit ng matanda, nilabas ko ang kwintas na bakal na bigay ni Lolo sa akin noon. Nakita ito ng matanda. Iho, saan mo nabili ang kwintas mo? Tanong niya sa akin. Bigay at gawa po ito ng lolo ko. Maya-maya pa, ay biglang hinawakan ng matanda ang kwintas ko. Nabitawan niya kaagad ito dahil napasigaw siya at napaso dahil sa langis na nandoon sa aking kwintas. Tumitig sa akin ang masamang matanda na animoy galit na galit. Sa paghawak ko sa kwintas ko, naglangis ito at tinitigan ko ang matanda bilang ganti sa kanya. At nagsabi ako, isa kang aswang manang! Dapat wala kayo dito! Bumalik kayo sa lugar kung saan kayo hindi nakikita ng mga normal na tao at makapagbiktima dito sa Kamaynilaan. Biglang nangitim ang mata ng matanda at dali-daling naglakad palayo sa akin. Sa araw na yon, muntik na akong maninlang ng aswang na nagpapanggap na tao. Oo, maraming ganyan sa Maynila, sa iba pang bahagi ng Kamaynilaan. Dahil pwedeng lakarin sa tinitirahan ko ang simbahan ng Quiapo, nilalakad ko lang yun, pati ang pagpasok ko sa universidad. Nasa unang taon ako noon at sa gabing nag-aaral, sa araw naman nagkatrabaho. Dahil gabi ang pasok ko, dito ako nakakakita ng mga iba't ibang anyo na kababalaghan sa Maynila. I will start my new creepy stories from the year 2005 to 2017. Abangan nyo ang mga yun. Matagal akong hindi nakapag-update kasi umuwi ako ng Pilipinas. Kasama akong kabigan ko, pati sila Lolo at Paspas. Sad to say, wala na ang aking lola, ang mga magulang ko, pati mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo ang mga nangyari sa kanila sa mga susunod na kwento ko. Salamat sa paghihintay at pag-aabang. Ito si Ron ng Thailand na nagsasabing, life is now. Enjoy it. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW
at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig po sa akin ngayon. Maraming maraming salamat po. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa mga kayong panig mundo naroroon ngayon. At sa mga katulad ko naman po na dito lang sa Pilipinas, I hope that you're also doing well. Ganon din po yung mga tagaibang dimensyon at tagaibang mundo na sumusubaybay at tumatangkilik po sa Dalsen's Books. Maraming maraming salamat po. Okay, so gaya nga po na nasabi ko po kaninang umaga. Okay, although palaging greetings ko, di ba palaging good evening. Okay, so yun nga. Ibibigay ko po naman kaagad-agad. Ano ba yan? Nagbakal pa ako. Kaagad-agad, yung pong part 2 ng kwentong ito. Yung kwento nga po ni Dodong. At saka nga po yung parang origin story ng kanyang alagang Sigbin. Okay, so ito nga. Talagang grabe. Okay, so isi... Talagang sobrang swerte ni Dodong at nagkaroon siya ng ganitong klaseng pambihirang pet. Okay, alaga na talagang tumutulong talaga sa kanya. Okay, so marami pa siya actually ng kwento. Okay na tao nito, nakasama niya nga itong si Paspas. Okay, so sa mga hindi nga po nakakano na nasa ibang bansa na po ngayon si Dodong, katrabaho po siya sa Thailand, nakakasama po niya si Paspas doon, imagine. So, kaya po mag-overseas, okay, ni Paspas, okay, sa isang iglap, okay. So, hindi po yung tipong kailangan niya pang sumakay ng aeroplano or what para makarating kung saan niya gustong pumunta, kahit saan man panig ng mundo. Basta nandun po si, tawag nito nandun si Ron, okay, o si Dodong, okay, makakapunta at makakapunta po doon si Paspas, okay. And then, ayun nga, kung magtataka po kayo, ang sinasabi lang niya dun sa mga parang binibigay ni Paspas ay mga bagay na ito. So, masyadong vague, okay? So, ano ba yung mga bagay na yon? I think this is open for interpretation. Okay, now, I'm guessing, okay, base nga dun sa sinabi nga daw na marami daw dun nakalagay na mga dun sa bahay daw nung ano ni Hirayo. Kung malala niyo yun sa kwentong yun, yung may mga mahahalagang bato. Okay, so mga ano, brilyante, ganyan, mga diamante, siguro mga ganyan. So, ayun, let's assume na yun na yun. Okay, so, I'm assuming, actually, na mga brilyante yung tinutukoy niya. Now, I don't know kung anong purpose ni Dodong, kung bakit hindi niya padiretsuhin, nasabihin na brilyante nga yung mga yun, o mga mamahaling bato, mga ano, jewels, ganyan. Siguro meron siyang dahilan. Hindi rin sinabi kung ano bang binigay ni, ano, ni Hirayo sa kanya na parang added na item, okay, na kung saan makakapag-protect rin sa kanya. Okay, so I don't know kung anong dahilan kung bakit hindi pa nila sabihin. Kasi kung malala nyo before, nagkwento rin kasi itong kaano, ang tawag nito? Nagkwento rin kasi itong yung anak ni ano ni Rose, okay, ng kanyang kwento regarding nga doon sa parang pangontra, okay, sa mga espiritu, ganyan. Hindi daw pwedeng sabihin kung ano daw yung bagay na yon because mawawalan daw ng visa or something ganyan. Okay, so hindi ko ano... Well, siguro, tanggapin na lang natin kailangan mo siguro yung mga rules, may mga kailangan sundin, napatakaran para mapanatiling malakas yung kapangyarihan ng item na yun. Pero, okay, hindi ko na, kasi, okay, naiintindihan ko na hindi mo pwede siyang ipakita o ganyan, hindi mo siguro pwedeng tipong picture na papakita mo kung kanina or what. Pero ano ba naman yung ano, hindi ko ano, sa akin lang naman to I could be wrong, maybe this is an ignorant statement. Pero para sabihin na sing-sing siya, okay, o kaya prosera siya, o kaya naman isa siyang panyo, o kung ano man, kung anong gamit, libro, o whatever. So it's not really describing the item, it's just telling what it is. Na kesyo, okay, hindi ko na i-describe kung ano itsura, hindi ko sabihin kung anong hugis, kung parisukat ba ito, parihaba, bilog, ganyan. Pero quintas siya, okay, so yun, quintas. Or sabihin ko sing-sing, hindi ko na sabihin kung brilyanteng sing-sing ba to, kulay pula, kulay puti, kulay green, okay, or whatever. Pero ayun nga, let's just respect, okay, what their yung limitation nila, okay? So hayaan na lang natin kasi kung talagang hindi pwede, hindi talaga pwede. Ay kaysa naman sa ipagpilitan natin tapos hindi na sila nag-share kasi nga hindi sila komportable na i-share yung mga bagay na yon for whatever reason that they have. Okay? And then ayun, so nag-aaral nga itong si Dodong sa Manila, okay, so Quiapo, kasi nag-work ako malapit dun sa Espanya. Ang alam ko kasing pinakamalapit dun, okay, although siguro may kinapapang malapit, pero UST, sa pagkakaalam ko UST yung pinakamalapit na eskwelahan dun sa Quiapo, pero baka mayroon pang iba, okay, I'm not really sure,
Okay, yung mga nakatira doon sa Quiapo area, so siguro mas alam nila yung kung baka may idea sila kung asang school nag-aaral tong si Ron before. Okay, kasi nga malapit daw doon sa Quiapo. Alright? And then, what else? Ano pa ba yung ano natin, madidiscuss natin tungkol dito? Ayun nga, so sana ano, itong kaibigan, yung pinsan ni Dodong na si Gilbert, ay sana binigyan din naman siya ni ano ng lolo niya na something. Kasi mukhang interesado naman siya eh. Although, yun nga, hindi siya yung pinalad na magroon nga ng parang tipong kapangyarihan na meron si Dodong, wala siya yung third eye na masasabi natin or something na, you know. Okay, something special kanyan. Pero sana lang talaga hindi siya talaga nakakaramdam ng pagkainggit. Kasi ako hindi ko siya masisisi kasi nga talagang tipong yung pagpapahalaga, okay, na binibigay ng lolo niya sa kanya at saka ng lola ay iba talaga. Okay, compared sa siguro ibang mga pinsan niya, okay, ibang mga apo ng mga lolo at lolo niya. So hindi talaga maiiwasan kapag ganyan eh, meron talagang inggitan na mangyayari. So ayun. So siguro yun nga, gaya nga na sabi ko, try ko na interviewin siya. Not interview, parang tanungin si Dodong kung ano ba yung meron dito, kung ano pa. At saka, nakaka-intriga yung ending, okay? Napatay na daw pati yung lola niya. Pero, okay, maintindihan ko pa yung sa lola kasi siguro nga may edad na, may sakit, ganyan. Okay, kaya na sumakabilang buhay. Pero, pati bang gulang niya, pati yung mga kapatid niya namatay. Ano yun? Medyo na-weirdohan ako. Okay, so medyo parang doon na kano kinilabutan. Ano nangyayari? Bakit patay na lahat? At siya na lang yung natira baliban sa lolo niya. So yun, alamin natin yan sa mga susunod na kwento. At saka yung mga familiar sa kwento nito ni Dodong. Okay, meron na, okay, maaaring nagtaka kayo kung bakit parang may mga iniskip akong mga story. So, inisip ko muna na parang magkoconcentrate muna ako dun sa mga pinaka exciting na part ng kwento. Okay, kasi meron tong ano, yung pangkita ko sila, yung sa aking mga mata, kita ko sila. Marami po actually yung kwento patong na nauna, maliban dito sa kwento nga na bumalik nga po si Dodong sa Agusan del Norte. The reason for that, kung bakit di ko muna binasa yung mga kwentong yun, yun nga, kasi nga, hindi naman sa hindi siya maganda, no? Pero, patungkol po kasi yun usually sa mga multo, and then, yung parang mga tipong ano, more on parang, yung life lang talaga ni Dodong dun sa Leyte. Okay, yung pag-aaral niya, yung mga pakikisama niya sa mga kaibigan niya and all, na very, very limited lang yung part ng pasaparanormal. Kumbaga, mas naisip ko na magiging interesado kayo dito sa mga part na to, yung mga tipong meron na sila lang nakakalaban, at saka yung more on sa kwento nga ni Paspas. Okay, so pero baka kabasahin ko pa rin po yung mga part na nalaktawan ko eventually. Okay, siguro sa mga susunod pong ano, mga tawag nito, sa susunod po pong mga araw. At ako nga pala, nakalimutan ko palang batiin yung pong mga mahalagang tao po talaga na bumubuo rin po ng, ano, ng Dolls and Spooks. So, unang-una po pala, gusto ko pong batiin si Aunt Beth Pulido. Aunt Beth, sana po nasa mabuti kang kalagayan palagi. Ingat ka palagi, Aunt. At saka, ayun nga po, masalamat po talaga sa lahat po ng mga blessings na sinishare nyo po sa akin. Ganon din po kaya Tita Ori Rex, Tita Ori, God bless po. Pagpalae pa po sana kayo lalo ni God. Okay, and then si Smart, Tita Smart B, si Tita Leonard Neville, si Wildberry, at saka yung sa mother po nila na si si Mommy Mercedes Gatuangco. Sana po yung nasa mabuting kalagayan po kayo palagi, Mommy Mercedes. Okay, so hello din po kay Tita Jean Jayen, kay Engineer Melvin Montes, at saka of course kay Ate Maria Georgievich. Okay, God bless po. Okay, maraming salamat sa iyo. Okay, so hello din kay Emily Romasanta. Tsaka, sino pa ba yung mga ano ko? Sila ako, si Asi. Hello sa'yo. Okay, then gusto ko din sanang i-take yung opportunity para po batiin din po si ano, si Elaine Formaran. Tsaka si, who else? Tsaka si Jordan Aguinaldo. Okay, at tsaka si Mark Angelo Garcia. Okay, so God bless po sa inyong lahat. Okay, so yun lamang po. So maraming salamat po sa lahat po ng tumatangkilik sa Dalsin's Book. So tomorrow po, video ulit. Okay, yung pura sangri naman. Yes, wala pong pahinga, tuloy-tuloy po tayo. Alright, so yun lamang po. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun,
ipadala mo na yan sa doubtsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.